Hi, my name is Dek. Hi, I'm Sherwin. I'm Marvin. And we are Sunday Special. Di bali na lang, actually, nung in-start ko siyang buuin, actually, wala ko siyang lyrics. Yung music itself, yung unang pumasok sa akin. Siguro kakakinig lang din ng mga bagong music, ng mga bagong music ngayon. Na hindi ko pa siya nasusubukan. So, nag-try ako by itself na nag-try akong gumawa ng ganong klaseng arrangement. First time kong bumuo ng ganong klaseng arrangement. And then, actually, tinapik ko siyang song na yun. Actually, song na yun, dapat filler song. Filler song lang siya. Iniwan ko lang siya dyan, nabuo ko siya. Pero since hindi yun yung parang line nung band, tinabi ko lang muna siya. Until, nung March, nung napunta ako ng Dubai, doon ako nakakuha ng inspiration para mabuo yung track. Pagka-uwi ko galing Dubai, nilapag ko agad siya sa PC. Then, nabuo ko na yung mismong track na yon with the title, Di Bali Na Lang. So, malaking advantage, sobrang laking advantage na nag-work ako sa ganong kalaking band. Kumbaga dahil kasi yung nagagamit ko siya personally sa sarili kong band eh. Kumbaga yung mga hindi ko na-experience na na-experience ko sa mga ganong kalaking banda katulad ng this band. Doon parang eye-opener siya na ganito pala yung nangyayari sa mga ganito kabibigat, big acts na tinatawag natin. Lalo na yung mga yan, yung kumbaga yung ethics nila, yung kung paano magtrabaho, hindi lang kay this band, parang sa mga nakakasama ng mga bandang yon, lalo na parang doon ko nakikita yung ethics nung kung paano sila mag-work. Then, hindi rin sila madadamot, so parang nagbibigay rin sila ng tips sa amin para mapapaigi sa events. So parang by that, na-apply ko siya sa band eh, in terms of technicality, lalo na kahit sabihin mong small gigs lang yung tinutugtugan namin. Yung mga maliliit na bagay na, alam mo yun, na dati, kasi tayo, sanay tayo ng nagpa-plug and play tayo eh. Ngayon, kahit pa paano yung mga small details na, kahit pa paano pwede nating ayusin. Napipinpoint na namin siya eh, na okay, ganito pala yung kailangan natin. Then dahil dun sa mga malalaking bands na pinagtatrabahuhan namin, nakakuha rin kami ng idea na pwede na rin namin apply sa sarili namin band. Meron akong habit na before Sunday Special pa. Meron akong habit na since nagre-record ako sa bahay, pag nagsusulat ako, lagi na siyang merong music or parang meron siyang arrange na flow sa utak ko. So, kumbaga, hindi lang siya basta sulat lang, din saka ko siya iisipan. Once na naisulat ko siya, meron na akong naiisip na arrangement. Then nilalapag ko na agad siya. Binubuo ko na siya. Saka ko siya dadalhin sa mga kina Marv, saka kay Sherwin. Ngayon, from that, kumbaga, since yung buo ko na yun, utak ko lang yun. Pagdating sa kanila, saka pa lang, kumbaga, sak sila, may creative freedom silang gawin yung gusto nila dun sa pinasa ko. Doon, by that, kumbaga, dun kami magkakaroon ng parang unity na, okay, itong nabuo ko na to, lalagay niya yung utak niya. Lalagay ni Sherwin yung utak niya dito. Saka siya mag-gel, magpa-flow. Sobrang nakatuwa lang din na may mga kabanda akong katulad nilang dalawa. Kasi yung mga ginagawa ko, yung mga nasa utak ko, sobrang aligned sa kung paano sila tumugtog. Saka yung skills nila. Alam mo yun, parang na-enhance pa nila yun eh. So sobrang nakatuwa lang na may kabanda akong katulad. Yun, sobrang hirap nung na-form kami nung during pandemic eh. Kasi una, chat-chat lang kami. Tapos, yun, ako kasi alam kung nagsusulat na si Dedek ng kanta. Then, ayun, eventually, inano niya na lang ako. Parang in-invite niya ako na, shit, tara, kaya pa, talks tayo. Medyo mahirap kasi yung challenging dun. Pandemic nga eh. So, limitado ang galaw namin. Sobrang hirap. So, chat-chat lang kami, nagpapasa lang siya ng mga demos niya. Tapos kami, aaralin namin.
aralin din ni Marv. Saka namin sabay-sabay aaralin. Pag nakita na kami. Kumbaga individual practice muna. Sobrang hirap nun. Pero ayun nga, na-manage pa rin namin. At kasi sobrang decidido kami. Gusto namin tumugtog talaga eh. Kumbaga ito yung gusto namin, as much as possible, ito yung gusto namin, ito yung gusto namin maging profession for the longest time. Parang ganun. Ayun naman, yun yung para sa akin. In connection lang doon sa sinabi ni Sherwin, yes, lahat tayo naapektuhan doon sa pandemic. But the good thing naman din, nung time na yon is lahat naman kasi kaya natin i-work online. So malaking bagay siya na like to our band, basic idea nang gagaling kay Dedek and then binibigay niya sa amin. Online lahat yon. So malaking bagay yung napag-aaralan namin. And on my part, actually, mas napadali. Dahil like, usually na sinasabi ko kay Dedek, paulit-ulit ko sinasabi sa kanya na natutuwa ako kung paano ka magsulat kasi alam mo yung gusto mong mangyari. Alam mo yung direction na gusto mong puntahan. On my part nga, madali dahil parang everything is spoon-fed na sa akin. Alam mo yun, parang ito na, nakalatag na. Pero yung creative side namin, yung parang rawness ng ginawa ni Dedek, mas napapaganda pa. And yun nga, in line with lahat doon sa ideas na ano namin. So, pinaka naging ano lang talaga is yung pandemic. Pero, alam mo yun, nalusot namin yun eh. So, basically, sa akin, naging okay yung outcome. Siguro sa akin, kumbaga, kaya rin siguro nagtuloy-tuloy yung band despite nung pandemic. Kahit na nag-lockdown, yan, na-experience namin na gumawa ng music video 3 days before lockdown. Na nag-isip na lang kami na kung anong pwede natin gawin, pwede na yan. Lahat ng pwede natin gawin sa time period na to, gagawin natin. Meron lang tayo mailabas. Ang laking bagay ng internet, ang laking bagay ng social media, yung online na yan, sobrang laking bagay niyan. Parang hindi yung pandemic yung makakapagpatigil sa mga bande. Para sa akin, lahat may paraan. Doon ko nakita yan sa social media, ko nakita lahat yan na paano tayo, kasi una mong iisipin, pandemic, paano ka magigig? So anong sense ng band kung di ka magigig? Ngayon, dyan pumapasok yung online. Yung first half simula nung nabuo kami, yung first, kumbaga yung kalahating, yung first 6 months namin as a band, lahat siya ginawa namin online. Nag-gigs kami online since May, kumbaga, meron kaming tools o meron kaming mga gamit para maging possible yon. Once na lumuwag yung pandemic, naghanap na kagad kami ng studio, magsa-setup kami ng cameras doon, magsa-setup kami ng pang-livestream doon, audio, lahat. Makapag-ingay lang kami sa page namin. Kasi walang ibang way eh. Alam mo yun? Kahit walang manood, pero yung the fact na parang tumutugtog kami, kahit sabihin mong hindi tao, ang hirap tumugtog sa harap ng camera sa totoo lang. Yung walang reaction, yung walang react pabalik sa'yo. Pero, since ito yung gusto namin gawin, tuloy-tuloy lang, lalo na pag meron kang circle na katulad nila, na katulad ng mga friends namin, mga musician friends namin, yan katulad nila, this band, na sumusuporta despite ng sino ba kami, alam mo yon, nagsisimula lang kaming banda, tas wala pang gigs. Kumbaga, yun sa smallest na ano, yun sa smallest na way, para lang makatugtog kami, sumusuporta sila. Sino kami para huminto eh? Alam mo yun. Kaya para sa akin, yun yung fire eh. Dere-derecho lang. Parang yung mindset ko, gumawa lang tayo ng gumawa ng kanta para pag may gig na, meron na tayong enough material sa social media na para ma-share natin o ma-release natin sa kanila. Yun. Again, thank you very much, IndieKa, for having us. Subscribe kayo sa channel na to. Abangan nyo lahat ng mga lalabas dito and maraming salamat sa pagsuporta sa mga bandang katulad namin. Kaya ingat kayo and support your local bands.